UAAP Preview Sister Schools? Paano? Ano ang tsansa ng UE at UP sa Season 86? Pero magayang nag-viadzo, kalimutan mong subscribe to notification bell para update kayo dito sa ating channel. Para sa ating susunod na UAAP Preview, pagsasabayan natin ang dalawa sa di gaanong binag-uusapang koponan sa UAAP. Pero ngayon, handang gumawa ng ingay at sumubok na manggulat. Yan ang sister teams, este, mga teams na UE Lady Warriors at UP Lady Maroots. Oh, gulat kayo, bakit ko nasabing sister teams? Well, hihimayin natin yan mamaya. Pero sa mga di pa nakakapagsubaybay ng ating unang preview sa mismong defending champions na DLSU Lady Spikers, maaari nyo itong mahanap dito sa ating channel. Now let's go with this UP and UE preview. Well, kung may team na may pinakamalaking nagbago for Season 86, itong dalawang teams na atang ito. Una, iba na ang mga coaches at management na nagpapatakbo sa kanila. Ang UP, papangunahan na nga ni UAAP champion coach Oliver Almadro, kung saan bida dito ang ilang mga loyalista ng koponan, led by reigning best blocker and captain Nina Itang. Inaasang siya naman talaga ang bubuat sa koponan ito given her national team experience. Karamihan, mga kabataan rin ang babandera sa UP team na ito at mind you, galing din naman sila sa morale boosting Uni Games silver medal achievement matapos ang kanilang laban kontra sa NU Lady Bulldogs. Sa panig naman ng UE, sila na ata ang talagang nag-total overhauls ng koponan. Gumawa nga ng ingay ang koponan ito matapos na silang manalo sa puso ng mga top high school recruits ng California Precision Sports. Malaking bagay ito sa UE program na ilang dekada ng struggling sa UAAP volleyball for them to acquire the whole system of call. Kasama ang star players nito at coaches, big factor ito at boost sa team. Inaasang ang super rookie na si KC Donggalio naman ang maunguna sa UE team na ito na inaasang magiging tagabuhat ng koponan sa scoring. Di hamak na mas malakas pa sana ng team na ito kung healthy si Jelay Gajero na mukhang medyo di ata makakaabot sa UAAP season ang kanyang pagpapagaling sa injury. But nevertheless, that Cal Sports score is still solid. Samahan pa ng ilang mainstays ng UE, yan ang bubuo sa koponan ito. Pero paano ba sila naging so-called sister schools? Well, wala naman talagang sister schools sa UAAP. Pero natatawag ang UP at UE na sister schools dahil alam nyo ba, naiisa ang backer nila. Yes, ang Lau family, ang pamilya na nagmamayari ng PVL team Farm Fresh Foxes, ang backer ng dalawang schools na ito. Sa UE, Farm Fresh ang main sponsor nila, samantalang ang UP naman, ang strong group na kung titignan ay nasa parehong kumpanya lang naman. Kaya sila natawag na sister schools. Ang sponsors at backers na ito ang rason din kung bakit nagkaroon ng edge ng dalawang schools na ito sa pag-recruit ng top high school players, lalo na mula sa probinsya at palarong pambansa. Iba talaga pag may sponsor, pero hindi naman nangangahulugan na pag may sponsor, sure Final Four na. Dahil kahit may backers ang dalawang teams na ito, medyo doubtful pa rin ang mga fans kung sila ba ay makakapasok sa Final Four given na napakalakas ng kanilang makakaharap sa UAAP. Abangan nyo ang fearless forecast na ating lalabas kung saan posibleng hindi makasama dito ang UE at UP sa Final Four. Isang milagro ang kailangan ng dalawang teams na ito to punch a Final Four ticket sa UAAP. So draw out the Gavetsika 4 support this channel. Please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.